Isipan namin dalhin si Maki sa palaruan, kaya ayan, talagang sobrang enjoy na enjoy yung bata. Ayan nga, pumunta kami dito sa May Robinson's Pampanga para maglaro si Maki tsaka si Ella. Kaso pagdating namin dito sa second floor, Diyos ko, napakaraming tao dito sa Kinder City. Wala na talagang mapaglagyan, napakahaba ng pila. Kaya sabi ko, para naman hindi masira yung lakad natin, dito na lang tayo sa harap. Palaruan din naman siya, pero mas maliit lang ng konti. Hindi ko na nga na-video si Kuya Maki papasok, kaya tuwang-tuwa na agad dito sa may trampoline. Kapag naglalaro talaga siya sa mga indoor playground na ganito, talagang tuwang-tuwa siya, tapos ganito yung una niyang pinupuntahan. Sabi ko nga sa papa niya, kung malapit lang talaga tayo sa mga ganito, kahit araw-araw pwedeng maglaro si Maki, kaso medyo malayo kasi. Alam mo yun, konti lang yung babayaran mo, pero yung saya ng anak mo parang hindi mo matutumbasan dun sa binayaran mo. Mare, iba talaga yung tuwa niya at saya kapag ka nandito siya. Tignan nyo naman yung itsura. Pinapasakay ko pa nga siya sa ganto, pero hindi niya masyadong bet. Kaya eto, pumunta na lang siya dito sa may slides. Kung muntikan pa siyang pilayan ng papa niya. Feeling ko kaya gustong-gusto ng mga bata sa ganito ay sobrang colorful kasi ng paligid. Tignan nyo naman kung gaano siya kakulay. Tignan nyo naman yung mga bata ay sobrang hilig talaga sa mga colorful na bagay. Nakakatuwa nga si Kuya Maki dito kasi pumapanik siya tapos nag-slide siya mag-isa. Diyos ko, yung saya ng anak ko, hindi mo mababayaran kahit 10,000. Tignan nyo, mula kaninang pagpasok namin hanggang sa pag-uwi talaga nakasmile lang siya. Kung itatanong nyo naman po si Ella, tulog siya sa mga oras na yan kaya hindi ko na pinapasok. Sabi ko, malay naman natin magising siya mamaya, diba? Nabigla nga rin ako kasi nakakita ng hagdan si Kuya Maki tapos ayan, marunong na palang pumunik. Nasa isip-isip ko nga ay talagang big boy na tong anak ko kasi ayan, kaya niya talagang pumanik kahit siya lang mag-isa dito. Nakakatuwa pala bilang isang nanay, no, yung nakikita mo yung progress ng anak mo sa mga ganitong bagay kahit maliliit lang. Yung alam mong dati hindi niya kayang gawin, tas ngayon nakakaya niya na. O, diba ang drama ko? Pero feeling ko kapag ka nanay ka na, talaga nagiging madrama ka. Lalo na kapag ka wala ka masyadong time para sa mga bata. Tapos makikita mo sila kapag katulog, parang nakokonsensya ka. Though para sa kanila naman yung ginagawa mo kapag ka busy ka, syempre para sa magandang future nila. Pero mga mommies, kahit sobrang busy natin, dapat i-make sure talaga natin na meron tayong oras para sa mga bata kahit simpleng mga ganitong bagay lang. Tignan nyo naman, napaka-happy niya. For sure na hindi lang naman si Kuya Maki yung magiging happy kapag kaganto, kahit sinong baby naman, diba? Nakakatuwa nga siya kapag ka nandito kami, hindi niya talaga kami pinapansin. Kahit anong turo ko sa kanya, iba yung hinahawakan niya. Ito yung mga bagay na kahit tumanda na yung mga anak natin, hindi mawawala sa core memories nila. At least, diba, bilang baby, meron silang babalikan ng mga photos, videos. Pansin ko nga rin na kanina niya pa binabalikan itong mga animals kahit medyo natatakot siya. Yan, si Ella, malapit na kaming matapos, tulog pa rin hanggang ngayon. Diyos ko, mag-iisang oras na atang tulog. Mabuti pa tong si Kuya Maki kanina pa nag-e-enjoy dito sa loob. Ligaga nga siya kung alin yung kukunin niya kasi hindi niya talaga alam kung anong uunahin. Nung una nga, walang masyadong tao dito, parang dalawa lang silang bata. Tapos nung bandang huli na, napakaraming pumasok, mga 12 ata. Tignan nyo naman kung gaano siya kapasaway, pinapasok niya dito yung mga animals. Rugoy nga nako. Nakakatuwa talaga siyang pagmasdan kasi mula kanina puro siya palakpak tapos lagi siyang nakasmile. Diyos ko, anak ko, kung sobrang dami lang nating pera ay talaga magpapagawa kong ganitong playground para sa iyo. Yun nga lang, pera na lang yung kulang. Mas pagod pa nga yung papa niya kaysa sa kanya kasi kanina pa habol ng habol sa kanya. Kaya bilang malapit na kaming matapos, bumalik na naman siya dito sa may trampoline. Nakakatuwa, kahit wala siyang kasamang ibang bata dito, ginagawa niya ng paraan para gumalaw. Diba, napaka-jolly ni Kuya Maki. Sobrang thankful ko kay Lord dahil ganitong klaseng baby binigay niya sa akin. Ayan na, kung kailan 10 minutes na lang kami inagising tong si Ella. Hindi na nga siya nagmuryot kasi pagkagising niya, napakaraming kulay yung nakikita niya. Pinalaro ko lang siya ng konti kasi nga malapit na kaming lumabas para hindi na kami mag-extend. Oras na rin kasi ng nap time ng mga bata, parang 2 p.m. na ata to. Pinipilit lang talaga ni Kuya Maki hindi matulog kasi nga nag-e-enjoy siya dito. Sabi ko nga, mag-ready kayo sa mga ganitong vlog kasi uulit-ulitin talaga namin yung mga ganito kasi sobrang nag-e-enjoy yung mga bata. At eto nga mga mare, naka-withdraw ko ng ganito kalaking pera sa may Diamond Game. Meron nga silang bagong laro dito, etong Mega Fishing. Dito kasi kailangan mo lang barilin lahat ng isda tapos lahat ng yan merong katumbas na pera. At kung sinwerte ka naman at nakuha mo yung super prize na ku jackpot yan, malaking pera talaga yung makukuha mo. Ako nga, palagi talaga ako nanalo dito. Bilis lang kasi talagang kumita ng pera. Sa mga interesadong maglaro, pwede po kayo dito mag-register. I-copy lang po yung referral ID na nasa screen at ibigay mga details na kailangan. Make sure lang po na tama yung referral ID. Ah. Bago ka naman maglaro, pwedeng-pwede ka rin ditong mag-cash in kahit 100 lang pang puhunan. Dito naman, kailangan lang din ang GCash number mo. Siyempre, kapag ka nanalo ka naman at napalago mo yung pera mo, pwedeng-pwede ka rin ditong mag-withdraw. Dito naman, siyempre, GCash number lang din yung kailangan. O siya, yung link ng laro nasa comment section.